Wala nang masihirap pa sa trabahong malayo sa pamilya. Pero pilit kong kinaya para sa kanila. Oh, ano ma? Yung bang amo mo, kamusta? Mabait ba sa'yo? Sama! Yeshua, sama! Mamatasan okay niya sa pila! Okay naman, medyo malaki lang tong bahay niya dito. Kaya nahirapan na palimusin, tsaka ang hilig-hilig mo kapartin itong amo ko. Saan makmaktuloy yung mga hinugasan ko. Pero okay lang, kinakaya naman. Kamusta yung pag-aaral niyo? Ito po yung grades ko. 87 ba yung grade mo, anak? Galing talaga ng anak ko. Ikaw, Christian. Ay, ba't ka nagtatago dyan? Ma, paras po kami ni ate. May 7 din po sa grade ko. 57? 77? Ano? Maraming klase ng 7, anak, ha? Dali siya, huwag man, Tay Chua, ha? Ay, nay, amo ko. Sige na, sige na, sige na. Bye-bye, bye-bye. Tay Chua, sama! Ha? Why, ma'am? I told you not to use knife to cut that string bench. See, ah? Like this? If you use that knife, the beans will broke. Understood? Ah? Yes, ma'am. Kamabad, so ay Philippine rin. Kamabad. Tao yin, ah. Diyan sa Pinas, kahit kailan, di ko naman naranasan na sinigaw-sigawan. Dito, parang ang late-late ng tingin nila sa atin. Kasi ang hirap-hirap dito. Hindi ko na ata kaya. Eh, ma'am, mas mahirap naman kapag nawalan ka ng trabaho. Madami pa tayong mga babayarang utang, di ba? Lakasan mo na lang yung loob mo dyan, ma. Okay, huwag ka mag-alala. Bukas mapadala ko sa'yo. 24,000. Sige. Salamat, ah. Kaya mo, mabuti-buti na yung pakiramdam ko. Makakapamasada na ako ulit, matutulungan na kita. Huwag na, baka mamaya ako mapano ka pa niyan. Hindi, huwag mo akong alalahanin, hindi ko naman bibiglayin yung sarili ko eh. Tsaka mas maigi na yun para makabay na tayo agad ng utang, tsaka para makauwi ka na agad dito. Sige na, pahinga ka na ma. I love you, good night. Love you, night. Pabalik ako dito para ibigay mo na yung pera sa akin dahil maniningil na ako. Hello, ma. Leslie, anak, ang papa mo. Hindi yung ganito, ha? Paulit-ulit na lang. Mabuti sana kung ganito. Ma, si papa po kasi kausap si Aling Baby. Ganon. Dapat kasi naniningil na po ng utang. Yung mga pangbayad nyo sa mga utang. Pasensya na po talaga. Para maibsan ang lungkot ng nararamdaman ko, naghanap ako ng mapaghihingahan ng sama ng loob. Kapag lumalampas ako ng 5 minutes, nagagalit siya. Ano po bang pwede kong gawin? Kasi parang gusto ko na talaga magpapalit ng employer eh. Ganun talaga, mahirap ang buhay dito, pero matututunan mo rin maging matiisin. Give it time. Masasanay ka rin sa buhay nating mga OFW dito. Magdasal ka lang parati para mawala yung bigat ng dibdib mo. O sige, mauna na ako ah. Huwag siya, sige na, umuwi ka na, hanapin mo yung asawa mo. Ganyan talaga yan si Tita Girlie. Palibasa, matagal na siya dito. Kaya, immune na siya sa mga sentimento ng mga bagong salta dito. Ako nga pala si Chona. Sheila, sumama ka sa amin. Kakain kami sa sentral. Halika na, tara na, halika. Masaya ako na kahit papaano, nagkaroon ako ng kaibigan na nakakaintindi ng mga pinagdadaanan ko sa Hong Kong. Nang magkasakit ako sa sobrang pagtatrabaho, nalipat ako sa panibagong amo. Akala ko, mas magiging madali ang buhay ko doon. Sheila!
with my mom. Mama, huwag ako siyang pala, okay? Huh? Understood? Okay, understood, ah? Be gentle. Gentle, ma'am. Gently, 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 only. Ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am, sorry, I'm sorry. I'm sorry, ma'am. Ma'am, ma'am. Just drop it. Okay, 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 okay. Okay. Hello, mahal? Ba't di mo siya sasagot tawag ko? Ha? Mahal, sorry kasi ngayon ako natapos sa trabaho eh. Trabaho? Sus? Ano trabaho? Ay, sabihin mo kung sino-sino mga kasama mo dyan. Kaya hindi mo masagot yung tawag ko. Alam mo, di ko alam ginagawa mo. Talaga ba, Jose? Pagbibintang naman pa talaga ako, wala na nga akong oras para kumain dito. Wala na akong oras para mag-ayos ng sarili ko sa hirap ng trabaho dito. Sheila, hindi mo ako masisisi. Hindi mo ako masisisi! Dami-dami kong naririnig ng mga kwento kung ano-ano. Masyadong talamak yung pangangaliwa ng mga nasa abroad. Jose naman, wala na nga akong kakampi dito. Ikaw na nga lang kakampi ko. Pagbibintangan mo pa ako. Alam mo, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka nang tumawag! I saw your profile randomly, and your beautiful smile soothed me. I need a friend that I can talk to. Maybe you need one, too. Thanks for accepting my friend request. You're welcome. Why do you need a friend? I miss my wife. She passed away last year because of cancer. I still have our 11-year-old daughter to take care of, and I'm grateful for her. But sometimes life gets overwhelming, you know? I hate being sad and depressed, but some days that's just how I feel. Same. I'm so glad I have to talk to you, Sheila. Can we be friends? Okay.